Hello mga alamat! In this video, gusto ko sanang pag-usapan yung mga 3 things na sana alam ko bago ako nagsimula mag-trade. Kung alam ko sana tong mga to, baka nakaiwas ako sa ibang mga sakit ng ulo tsaka sakit sa bulsa na naramdaman ko lalo na nung medyo first year pa lang or first 2 years pa lang ako sa trading. Okay? So ito yung mga 3 bagay na I wish I knew before I started trading. Now before we continue, I just like to ask for konting pasensya kasi I'm using a new software for yung presentation. So hindi ko pa siya gaano perfected. So kapag medyo meron tayong konting blemish or meron tayong mga konting excess sa tabi-tabi, pagpasensyahan nyo na lang. Okay? I'll perfect this and I'll get the hang of it before our next video. Alright? Now that being said, let's start. So, unang-una na sana alam ko na ang trading pala all-consuming. Ano ibig ko sabihin? Una, research and analysis. Market analysis takes time and effort. Okay? You need to study economic trends, politics, and company financials to make informed decisions. Kahit na gumagamit ka lang ng technical analysis like me, you still need to have a basic understanding ng kung ano ang nangyayari sa paligid mo para mas naiintindihan mo yung ginagawa mo. Diba? Syempre kahit papano, mas maganda pa rin kung merong sinasandalan yung dahilan kung bakit ka nagdedesisyon sa isang bagay. Tapos kapag may mga lumalabas na balita, may mga lumalabas na reports, syempre maganda na naiintindihan mo yung binabasa mo. So all of that takes time. It takes time to learn how to do that and it takes time to learn how to do technical analysis properly as well. You need to be able to find kung saan ka gamay. Diba? Ano yung nababagay sa'yo? Alright? Hanggang hindi mo nahahanap yon, hanggang hindi mo nalalaman lahat ng mga kailangan mong malaman, napakahirap niya sa simula. Now, nag-a-agree sa akin yung pusa ko sa background, no? Pamiyaw-miyaw siya. Next, trading psychology. Now, trading, medyo ano yan eh, emotional roller coaster. May highs, may lows, maraming stress, maraming anxiety. Akala syempre natin nung simula, gusto lang naman natin kaya tayo pumasok sa merkado is yumaman agad eh. Diba? Hindi ko akalain na yung ginagawa ko pa lang yun, maraming kapalit na stress tsaka anxiety. Now, you can say na, iba naman yung constitution ko eh. Iba yung personality ko. Hindi ako nai-stress sa ganyang bagay. And if so, good for you. But for me personally, pinagdaanan ko yan and I'm sure na marami sa inyo na pinagdadaanan din yan. You need to maintain discipline, tas kailangan may solid trading plan ka rin lagi in place para you keep those emotions in check. Now, a lot of people always say na kapag nagtitrade, dapat para kang robot, wala kang nararamdaman. Hindi ako naniniwala doon kasi di naman tayo bigla ang nagiging robot lang eh. Tao pa rin tayo, mapipikon pa rin tayo. Kapag kunwari, meron tayong tinitignan, biglang lumipad, hindi natin nasakyan, syempre nakakainis pa rin. At normal lang yun. Tao lang tayo eh. Diba? Next yung time commitment. Nouna, syempre, akala natin madali lang yung mag-trade. Basta kung kunwari kilala ko to, Jollibee nagbukas ng bagong branch. O di naman kaya, uy, BDO, merong bagong offer. Tataas na yung presyo niyan. Diba? But trading requires a significant amount of time. It's important to ensure that you have enough time to dedicate to trading to make it worth your while. And at the same time, kailangan pipiliin nyo rin. Saan ba akong market babagay? Kung kunwari ang oras ko sa isang araw, ang maibibigay ko lang sa trading, mga 1 o 2 oras, ano ba ang dapat kong tinitrade? Dapat ba PSE? Dapat ba crypto? Dapat ba forex? Diba? So syempre, kailangan pinipili natin saan tayo nababagay dahil kung hindi, tayo rin lang ang mahihirapan. Okay? Now the next thing that I wish I knew, nouna, I was always rushing to make money. Lagi ko minamadali. Ewan ko sa inyo, parang gusto ko lagi nasa trade ako. Gusto ko lagi nagte-trade ako. Kasi nagmamadali ako na kumita ng limpak-limpak na salapi. Pero, I realized over time na patience is key. Minsan, nakaka-FOMO. Maikita natin yung ibang nagpo-post sa Twitter, ibang nagpo-post sa Investa, and so on. And maingit tayo kasi gusto natin yung excitement na kumikita kagad tayo ng malaki.
Gusto natin yung investment natin 100% agad, 50% agad. But it's important to remember that trading is a long-term game. Okay? Next is yung risk management. Pag nagmamadali tayo na kumita, ang madalas na napapabayaan is yung proper pag-manage ng risk. It's important to have a well-diversified portfolio and a solid risk management strategy in place. Meaning, hindi na lang lahat ng bagay all-in. Ah, narinig ko kwento ni ganito, all-in. Tapos, kapag hindi natin naukuha, or at least ako, hindi ko kaagad nakuha yung limpak-limpak na salapi na hinahanap ko. And in fact, nung simula, lugi pa ako. Anong kapalit? Pareho kanina, stress and anxiety. Samahan mo na rin ng konting depression, di ba? Budburan natin ng konti. Rushing to make money can lead to financial stress. Di ba? Ang stock market, ang pag-trade, hindi yan get-rich-quick scheme. Tulad ng ibang bagay, kailangan din natin paghirapan yan. Kailangan natin pagtrabahuhan. It's important to have a backup plan and not risk more than you can afford to lose. This is why I never recommend na umutang yung mga tao para lang mag-trade. Now, I understand na ang ibang mga nagtuturo online, they encourage this type of thing. Ako personally kasi, I feel like kapag meron kang pressure na yon sa likod mo, walang magandang maidudulot. Lalo ka lang maihirapan, lalo ka lang matataranta, lalo ka lang mai-stress, lalo ka lang madidepress. Okay? And then the third thing na I wish I knew, yun nga, dati, I wanted to always be in a trade. Kahit ano ang market conditions, gusto ko yung pera ko laging nasa trade. Kasi nasasayangan ako eh. Meron akong 50,000, 100,000, kung magkano man, na nandun sa account. Kung wala akong tinitrade, edi walang kinikita yung perang yon, natutulog lang. So naiisip ko noon, opportunity cost. Diba? There's always a cost to being in a trade. You might miss out on other opportunities or you might waste time obsessing over a single investment. Kasi nga, iniisip mo lagi, hindi, basta kailangan ko lang lagi na sa trade. Kasi kung wala ako sa trade, hindi ako kikita. Pero hindi natin naiisip na paminsan-minsan, yun yung mas kailangan natin to step away. Kasi merong number two, overtrading risk. Overtrading can lead to unnecessary losses and ultimately hurt your overall strategy. Now, merong mga ibang tao na nagkukwento sa akin ng mga basic nila na strategies, no? And wala akong sinusumbatang kahit na alin doon because I truly believe na lahat tayo may binabagayan. Okay? Now, sasabihin nila, kunwari ah, kapag nag-cross yung MA20 above MA50, papasok na ako. I will enter ng position. I will take the trade. Pero madalas, dahil nga nagmamadali, hindi na nasusunod yung strategy na yun. Bakit? Eh kasi, eto hindi naman na nag-crossover pero lumipad, sayang, hindi ako nakasakay. So ang nangyayari is nag-overtrade tayo, hindi natin nasusundan ang sarili nating strategy at nakakasama sa atin yung nagiging resulta. And then of course, we need to emphasize quality over quantity. Isa pa to, madalas mga tao, dahil lang sa kagustuhan nilang mag-trade, mas importante na nagte-trade sila. Kasi syempre, trader nga eh. Trader's trade, di ba? Mas importante na nagte-trade sila kaysa na nagte-trade sila ng quality na trades. Mas gusto nila na basta makatrade na lang. Basta meron, kahit ano pa yan. Kahit class B, class C, okay lang. Basta makapag-trade para may chance kumita. Pero hindi nila inihintay yung mga A-plus na opportunities. Tulad na lagi ko sinasabi sa inyo, it's almost always better na maghintay ng A-plus setups even if it means na matagal kayong maghihintay bago kayo makapag-trade ulit. Bakit? Kasi kapag kunwari lahat na lang ng gumagalaw, eh gusto nating tirahin, gusto nating i-trade, ano ang kadalasan na mangyayari? Madadilute yung strategy natin? Gugulo? Magkakaroon tayo ng emotional roller coaster? And before we know it, sabog-sabog na yung ginagawa natin. At the end of the day, trading naman, medyo basic yan eh. Pero humihirap siya dahil sa mga kagustuhan nating ipasok sa merkado na hindi naman willing yung merkado na ibigay sa atin. Akala natin, porket yung ibang tao,
nakita ko si ganito, nag-post, kumita daw siya, limpak-limpak, 50,000, 100,000 sa isang trade. Pero, hindi natin alam magkano yung puhunan niya. Kung kunwari, yung portfolio niya is 50 million, tapos kumita siya ng 50,000. Kapag tiningnan mo from that spectrum, eh di ba hindi na siya ganun kalaki? So we need to understand, di ba? Ano yung quality para sa atin? Hindi porket quality trade to for someone else, ibig sabihin, eh quality trade na rin siya for us. Okay? Now, a few conclusions and takeaways. Una, stress. Alam ko kanina ko pa ito inuulit-ulit, pero importante to eh. Kasi kaya nga natin ginagawa yung pagte-trade, kaya nga tayo nagpapayaman, kasi gusto nating mabawasan yung stress natin. Nalilimutan natin na trading can be stressful. Now, to alleviate that kahit papano, it's important na handa ka, di ba, before the trading day, tas meron kang solid na plano in place. Next, risk management. Okay? Take on manageable risk. Don't risk more than you can afford to lose and have a well-diversified portfolio. Okay? When I say na well-diversified portfolio, hindi naman ibig sabihin na kailangan may lupa ka, na kailangan may negosyo ka, na kailangan may stocks ka, may crypto, lahat na lang. Hindi naman sa ganon. Pero, kailangan pa rin nating tandaan na you don't always put all your eggs in one basket. Okay? And then, syempre, patience. Ito, lagi ko rin itong sinasabi. Lagi rin sinasabi ni Spyfrat. Patience is key. Don't rush to make money. And remember that trading is a long-term game. Trading is not just one trade, it's not just two trades, it's not just 10 trades. It's hundreds of trades accumulated over a long period of time. Doon nyo talaga maa-assess kung yung ginagawa nyo ay tama o hindi. Mga ibang tao, they will learn a strategy. Okay, any strategy, kahit sino magturo. Tapos, magte-trade sila anywhere from 1 to 5 times. Kapag natalo sila, bulok yung strategy na yan. Pero di naman ganun eh. Kahit sabihin pa natin na 50% yung success rate ng strategy nyo. Remember, out of 100 trades, kahit matalo kayo ng 50, tas after that, manalo kayo sunod-sunod na 50, 50% pa rin yun. Pero, tinatry natin siyang i-reduce to the least common denominator. Gusto natin kapag 50% success rate, kailangan 1 out of 2 trades laging tama. That's not how it works. That's not how math works. Diba? Kahit na mag-flip kayo ng coin, hindi naman laging heads yan, hindi naman laging tails, at hindi laging halinhinan. Okay? Next, bonus takeaway. Okay? Mag-focus kayo ng konti sa education ninyo. Una, seek out resources. Okay? Learn as much as possible about trading bago nyo sunggaban, bago kayo lumusong. Madalas gusto natin, okay, narinig ko mag-speak si ganito about trading, ibig sabihin marunong na ako. Pero hindi ganun yon. Tandaan yon, nag-aaral tayo ng 4 years sa college, di ba? Para lang makapagtrabaho sa pinakamababang rung ng ladder. Di ba? Ewan ko sa inyo, baka iba sa inyo nung nagtrabaho, diretso boss ka agad. Pero ako after ko nag-college, kailangan ko rin magsimula sa baba eh. It doesn't matter kung ano inaral ko sa college. It doesn't even matter kung ano yung grade ko. More likely than not, magsisimula ka sa baba or somewhere near the bottom. Marami ng free na resources available online, from trading courses to articles and blogs. Okay? Syempre, kailangan ko i-push yung channel ko ng konti. Subscribe kayo dito. Marami kayong matututunan. I promise, if you check yung videos natin, from strategies to charting sessions, kompleto tayo. Pero kung ayaw nyo naman sa akin, ayaw sa bosses ko or something, no? Marami rin namang iba dyan. Mentorship and networks. Maraming mga trading groups dyan or mentorship na available. Hindi lahat po may bayad, ha? Merong mga libre, merong mga iba na nagtuturo for free. Kailangan lang makahanap tayo ng in. So, kailangan lang ng konting effort. Salamat sa mga Instagrams, sa Facebook, mga ganon. It's become a lot easier. Pero, ang masasabi ko lang dito is piliin nyo kung anong network or mentor ang papasukin ninyo. Okay? Kasi, hindi naman lahat ng tao sang-ayon sa atin mag-isip at sang-ayon sa mga plano natin, whether they be trading goals or financial goals. Pipili kayo yung hiyang sa inyo. Kasi kung hindi, pipilitin yun mag-adjust yung sarili nyo to become something that you're not. And more often than not, hindi maganda kinahihinatnan nun. Now, the last one, I've made a video before na
hindi ko gaano type mag-demo. That's for me personally. But I also know of a lot of people who practice on a demo account before they actually invest their own money. Okay? Wala namang masamang itry yun. And I want to bring it up kasi kahit na hindi siya hiyang sa akin, maaring hiyang siya sa inyo. And we want to be comprehensive when we do these types of lessons. Diba? Now, hopefully, matuto kayo from my mistakes. Diba? Mistakes are part of the process. Don't beat yourself up for making mistakes. Ganun talaga. Tas kailangan ma-identify nyo rin kung ano ang mistake at ano ang hindi. Hindi po mistake yung, ay, nabenta ko ng 7 pesos, umabot pa pala ng 10. Hindi po mistake yun. Kung alam nyo magte-10, kung sigurado kayo, 100% sure, tapos binenta nyo ng 7, eh natural, mali kayo. Pero more often than not, hindi naman natin alam yun eh. So, paano siya magiging mali? Use yung mga totoong mistakes as an opportunity to learn and improve your craft. Now, you also need to manage your finances well. Understanding your overall financial picture is essential in developing a solid trading plan and managing risk. So it's not just all about trading. Kailangan alam mo yung big picture ng kung ano ang nangyayari sa finances mo. Kung kunwari kailangan mo pala yung pera para sa tuition fee ng anak mo, or kunwari kailangan mo yon para sa negosyo mo, huwag nyo nang isugal sa trading. Diba? Kung kailangan nyo yun kasi may binabayaran kayong bahay, sasakyan, or something, huwag na nating ipilit na yung pera na nakalaan para sa ibang bagay ay ipipilit pa nating isiksik sa trading. Dahil kapag gaganon, we are mismanaging our finances. Dinalagay natin yung pera na hindi naman dapat para sa bagay na to, doon sa bagay na to, para lang masabi natin, eh kasi trinay ko eh, gusto kong mag-trade, gusto ko umaman, ay nalugi, patay. Now, you need to invest in time. Invest time in educating yourself and analyzing markets. Diba? Kapag sanay na kayo, you will become faster. But sa simula, it takes time to analyze the markets. Diba? It takes time na titignan nyo yung index every week, titignan nyo yung nangyayari sa mga watchlist nyo every day. Kahit na Forex pa yan, kahit na PSE pa yan, kahit na crypto pa yan, it does take time. Diba? Lalo na kapag dinadigest nyo rin yung news, whether yung news nyo ay galing sa Twitter, galing sa PSE Edge, or kung saan man. It takes time to go through all of that. Eventually, you will find your groove. You will find kung ano yung bagay na flow sa inyo. Diba? And when that time comes, etong paulit-ulit na ginagawa natin, eh makakatulong lang sa inyo to make more informed decisions moving forward. Okay? Now, start on the right foot. Ano yung mga bagay na sa simula pa lang importante na pagtuunan na ng atensyon? Una, you need to have a solid trading plan. Wala akong pakialam kung nagte-technical analysis kayo, fundamental analysis kayo, pareho, quants, or whatever pa. You need to have a solid trading plan. It needs to meet your goals and your risk tolerance. Kapag meron nga kayong plano na napulot nyo from someone else, pero hindi siya hiyang sa inyo, most of the time, eh, hindi nyo rin yan masusundan. Tapos, kailangan ini-evaluate nyo yung plano nyo regularly. Para sigurado kayo na nag-work pa rin siya. Siyempre, mamaya, plano tayo ng plano, execute tayo ng execute, ayun pala, hindi gumagana. Now, next is diversification. Tulad ng sabi ko kanina, you need to diversify your portfolio and consider different markets, investment types, and industries, and so on. No? Ginawa ko siya in this manner, but essentially, what I'm trying to say is, you need to find saan nyo gusto ilagay yung pera nyo. Huwag lahat sa trading lang. Or kunyari, gusto niya trading lang, fine. Pero kunyari, huwag naman lahat sa PSE lang, huwag naman lahat sa crypto lang. Kasi as we can see, tulad ng nangyari sa FTX and things like that, pwedeng sumabog yung mga bagay-bagay eh. Diba? Kumbaga, the shit can hit the fan. So, we want to avoid na kapag nangyari yung ganun, eh buong buhay natin wasak. Okay? So, iniiwasan natin yung mga ganung bagay. Now, am I saying na mali kung kunwari right now yung pera nyo kaya lang mag-invest sa PSE? Ibig ba sabihin dapat wag nyo na lang gawin kasi di kayo makapag-diversify? Of course not. But you should always keep that goal in mind para moving forward, merong kayong goal na gustong abutin. Diba? Na eventually, maaabot nyo yung possible diversification. And then finally, discipline. Stay disciplined.
Follow your plan and don't let emotions cloud your judgment. Now, alam ko madaling sabihin, mahirap gawin. Pero ang pinaka-tip ko lang talaga ng masasabi ko to stay disciplined is pagplanuhan nyo yung mga trades nyo the night before or the week before kung paano kayo mag-trade. Tapos, paninindigan nyo lang yun. Huwag nyo na munang tingnan yung ibang charts. Tapos, kapag kakunwari, nasunod naman yung plano nyo, nakapasok na kayo, huwag kayong nakatutok every 5 minutes. Kasi, yun yung sisira sa disiplina ninyo eh. Yung makakita kayo ng isang long na red candle dyan, isang long na green candle dyan, before you know it, na-excite ka na or nalungkot ka na, tas may ginawa ka ng hindi ka nais-nais. Para masundan nyo yung disiplina ninyo, you need to make sure na planado ang lahat, tapos huwag kayong gagawa ng bagay na makakapag-evoke ng emotions ninyo. In that way, eh, kahit na napaka-emotional nyo pa na tao, eh, mas hindi kayo maaapektuhan. Okay? Now guys, thanks for putting up with yung presentation natin. I promise the next trading lesson will be much, much better. Diba? Pinag-aaralan ko pa lang talaga yung software, but I do think it's better compared lang sa mga normal na Google Sheets or something like that, no? Or parang mga PowerPoint and things like that. I feel like it's more colorful. I feel like it's more quote-unquote alive. So pagpasensyahan nyo na ngayon, babawi ako next time. Okay? Now, if you haven't seen yung PSEI market overview video natin, be sure to check it out. I put a link to it somewhere on the lower left-hand side of your screen, no? And as always, guys, good luck in all your trades. GT, over and out.